Hi guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Na kung kanino energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. The Star and the Knight of Cups. So we have here the Lover's card. Babae or lalaki ka man, you're hopeful, you're positive, you're inspired to be with the person na mahal mo, with the Lover's card here. Now, you choose to be with this person forever with the Lover's card. Na you're hopeful na you will be together. Na magtatagumpay ka. Na mangyari yung nais mo na makasama or makapiling itong person na to forever or maring nga yung hinahangad mo na relationship na mabuo ay mabuo sa inyong dalawa na mag-succeed itong nais mong mangyari na magkaroon ng relationship or union and pag-iisang dibdib, no? With the Lover's card. Sa inyo ng person na mahal mo or tinuturing mong soulmate with the Lover's card. So, we have here the Knight of Cups, the Lover's card, Gemini, Aquarius with a star. And Knight of Cups is Cancer, Scorpio, Pisces. More of your energy right now. Ano ba energy mo ngayon? Balance. You are judging the situation, guys. Fairly. Or you're choosing the right person for you na fair ka, no? Kumbaga, yung pantay, yung pagtingin mo, no? Walang mahirap, walang mayaman, kundi meron kang binabasihan, guys, no? You're fair. Or kaya ay, you judge their attitudes, their values, yung kanilang intention sa'yo, no? Maaring mahalaga sa'yo yung intention. Kung mapagkakatiwalaan mo ba? Kung sino yung mapagkakatiwalaan mo? Kung sino yung the right person for you? Ano ba yung gina-judge mo dito? Anong gina-judge mo? Sa pinipili mo, marami mga options ka dito with the Seven of Cups. So. And you want to choose the right person with the Lover's card. Yung tao nga, mamahalin mo habang buhay yung tao nga pipiliin mo na merong reciprocation, guys, na pag na in love ka na sa kanya, no? Kasi from the start, pag umpisa pa lang na relationship, lalo pag yung ligawan pa lang, hindi pa ma-develop yung love dyan, eh. No? Maliban na kung matagal mo nang kilala or na-inspiyan yung person na yan. So, pag sa umpisa pa lang talaga, ay hindi pa love yun, eh. Maring attraction or kaya ay ano pa lang yan, yung pagkagusto pa lang yan. Medyo sa huli pa yung maramdaman mo yung love. Parang ganun. Sa huli pa yan, or sa matagal-tagal pa bago ma-develop yung feelings. So, ayan guys. With the Justice and the Seven of Cups, may mga options ka or may mga pinagpipilian kang person na gina-judge mo or
tinitimbang mo, no? Kung ano ba, ano ba yung hinahanap mo dito? Sa mga options mo. Anong hinahanap mo? Okay. Yung true love, yung mabait, no? Mabait. Yung sensitive, marunong magmahal, yung kind-hearted, yung hindi defensive, kasi pag defensive, pag tutulukan ka niyan, maring sa umpisa lang ay maayos sa iyo pagka na-threaten na siya or napukaw yung trauma or kaya yung phobia niya sa relationship. Kasi karamihan ng defensive ay may mga trauma or phobia sa relationship. Pag napukaw yun, maring ipagtabuyan ka niya or kaya ay hindi din tatagal yung relationship niyo kasi may takot siya, yung ganun. So, ang hinahanap mo dito ay hindi yung defensive, hindi yung ipagtutulakan ka, no, sa huli. Ang gusto mo dito ay yung welcome ka, embrace ka. This person will love you for who you are and will accept you for who you are. Yung tao na tanggapin ka sa kung ano ka talaga. Sa mga, tanggapin yung mga flaws mo, yung mga nakaraan mo, kasi lahat tayo walang perfect na nakaraan. No, lahat tayo may mga pinagdaanan sa buhay, no? And it's a process of learning in this world. So, walang perfect nga eh. Walang perfect. Lalo na yung pinagdaanan. Walang perfect. Maring dumaan ka sa mga karmic kasi may lesson yun. Ginayuma ka man or kaman or hindi, no? Ano ba itong buhok nakahanap sa bunga ko? Ginayuma ka man or hindi. Diba? Minsan kasi yung tingin mo na in love ka sa isang person, yung palagi na yuma ka lang, no? Magtaka ka, parang patay na patay ka, yung palagi na yuma ka lang, no? So, may dahilan yun, guys, na maaaring may lesson ka din makukuha dun sa person na yun. Pero it's unfair, diba? Yung ginayuma ka lang, kaya na-in love ka. Tapos yung tarantado pa, diba? So, we have here this Ace of Wands. Yung ang gusto mo dito ay maaring with the Ace of Wands here, ang gusto mo ay new beginning. And we have here a butterfly. Yung everything is new, no? New and nag-transform. So, ang gusto mo dito, ang hinahanap mo guys, ay yung hindi pa ulit-ulit, no, na nangyayari, no? Ang gusto mo dito ay bago na yung situation, bago na yung, kahit ganun pa rin na person, pero yung mangyayari sa inyo ay iba na, no? Kung dati ay toxic na relationship, ngayon ang gusto mo ay yung puno ng pagmamahal, no? Na yung person may maging loving, caring, yung nag-transform na, naging mabuting tao na, nagiging kind-hearted na. So, yun yung gusto mong piliin dito eh. Na yung person na natututo din, no? Natututo, nagbabago na yung in a way na nagiging better person, nagiging good na klase ng tao, no? Yung natututo sa buhay, mga ganyan, with the Ace of Wands, no? Na ang gusto mo dito ay yung merong action din from that person, na hindi lang basta mahal ka or mamahalin ka, kundi yung i-show niya din sa'yo yung pagmamahal niya through action, words, hindi na yung tahimik-tahimik lang, no? Yung gusto mo dito ay maging vocal din siya eh, no? Sa feelings niya towards you.
So, let's see kung sino yung person dito na makakatuluyan. Sino yung person dito makakatuluyan? Ace of Pentacles. Ace of Pentacles and Justice card. We have here an Earth sign energy and Air sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and Libra. No, Libra talaga tong Justice na to, guys. So, this is a fair person. So, wala kang problemahin kung pagdating sa fairness. Na dahil ang person na to ay makatwiran, patas. Alam niya yung tama sa mali and grounded pa. This is a person na magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. And a stable connection, relationship with this person. Kasi nga, balance itong person na to eh, with the Justice card. Hindi ka mahirapan na mag-adjust or mag-adjust na ma-adjust or makisama sa person na to. Kasi balance na ito, no? Hindi katulad ng iba na yung ibang person yung hindi balance, no? Na ang daming issues. Mahirapan ka ka-habol. Mahirapan ka ka-adjust, no? Kung ano ba talaga? Ang hirap niya mahuli kung ano ba talaga yung gusto. Ang hirap tansyahin ang ugali kapag hindi balance yung person. Mahirapan ka. May stress ka pa. Pero ito, magiging stable, no? From the beginning, ay maring ito na yung makatuluyan mo, no? With the Ace of Pentacles na talagang bagay kayong dalawa. Na yung sisimulan nyo ay na relationship ay matibay, no? And matatag, no? Yung magiging relationship with this person. Grounded, solid. Sino yung person na to? More information sa person na mga katuluyan. Ay, Queen of Wands. May pagka-impulsive lang ito minsan, guys. Maring minsan. Dahil pag may gusto ito, ay talagang may pagka-impulsive na kukunin niya talaga. No? May ganyan yung tao. No? Na pag gusto niya, kukunin niya talaga. No matter what, parang ganun. So, ganito yung person na to. Pag may goal siya with the Queen of Wands, ay gagawin niya lahat. No? Kahit na magmukha pa siyang impulsive. No? Sometimes, yung nagiging aggressive to guys. No? Pag yung merong mga blockages sa way niya towards sa goal niya or sa kung ano yung gusto niya makuha. No? Nagiging aggressive, nagiging irritated to, na-irritate to, no? And with the Queen of Wands, Leo energy, fire sign, and we have here this Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. So, talagang itong person na to ay fiery yung personality niya. That's why it's natural sa person na to na parang madaling ma-irritate o maging aggressive ba, no? Pagka hindi umayon sa kanya yung situation or yung mga pangyayari. So, itong person na to ay may focus din as with the cut or may pagka-playful din to with the cut na sometimes may pagka-immature nga lang with the Knight of Swords pero poise, no? Poise. Sometimes poise din and this is a person na malakas yung energy niya, no? Nakapanghatak to and with the Queen of Wands, this is someone a leader type, no? Makita mo yung vibe niya na so attractive, good looking itong person na to and energetic, active and pagdating sa goals niya ay talagang pinupursue niya yon, no? Driven and this is a person na ambitious, practical and talagang may action, no? Pagdating sa goal niya talagang para bang bulldozer, no? Ganun. With this Knight of Swords energy na kukunin niya yung gusto niya. Kung ano yung gusto niya, kukunin niya yun. No? Parang may pagka-impulsive, pero ganun siya eh. No? And with the Queen of Wands, yung person na to ay maring talented. No? Kasi
farsay, no? Maano to eh, ma passionate and achiever, no? A goal getter. I know. A goal driven, no? Yung mga ganun. And positive itong person na to. Sa kung ano yung gusto niya makuha. Positibo itong person na to. Kilala ka na ba ng person na to? Kilala ka na ba niya? Yes. Kilala ka niya? Page of Wands and Seven of Swords na para bang madulas ka. No, yun yung pagkakilala sa iyo, madulas ka, may pagka-playful ka, yun yung pagkakilala niya eh. And focus ka sa goal mo, may pagka-immature ka pa, yun yung pagkakilala niya sa iyo, guys. And adventurous ka, and may para bang deceitful, ganun yung pagkakilala niya sa iyo. Sa imagination niya man or the way lang talaga, no. Or yung the way lang mag-isip itong person na to pagdating sa iyo. Parang nga, yes, kilala ka niya. Kilala ka ng person na to. Na tingin niya parang player ka, na parang hindi ka nagsiseryoso, no? So, let's see. Kung kilala mo na ba itong person na to? Kilala mo na ba itong person na to? The Tower in reverse. Seven of Pentacles. Ah, ex mo to. Bakit ko nasabi ex mo? Kasi may nangyaring ending sa inyong dalawa, guys. And gusto mo ng new beginning sa inyong dalawa. Gusto mong ma-rebuild yung connection nyo. Or kung hindi mo man na karelasyon, ay maring ka-connect mo to dati. Na na-destroy yung connection nyo. Wala, shattered, sira, no? And dinaantay mo tong person na to, you're patient, waiting for this person na to return, or na magkaroon ng new beginning sa inyo, dalawa. Let's see, dahil sa past person mo ito, sino ang person na to talaga, more information sa person na to, dahil siya ay past person mo. Paano mo siya makilala? Okay, nagkaroon ng third party. Nagkaroon talaga ng ending. Nasayang iyong pagmamahal. Ano ba ito? This is someone na ma-elegant, no? Elegant mo yung damit-damit. Stable, komportable yung buhay niya. Maaring mahilig ito sa mga brown colors, yellow, gold, or kaya yung mga tan, no? Sa mga yung natural colors lang din, or green, mga ganyan, or kaya pink, mga ganyan, mga color, or pwede din blue, green, mga ganyan. So, ito yung destiny mo kasi, guys, eh, the will of fortune, or tinuring mo ng destiny to, naisip mo na siya na yung nakatadhana sa'yo, with the will of fortune, no? Parang pinagtagpo na kayo dati ng person, yes, ng universe. Pinagtagpo na kayo ng universe ng person na to. Kaso, parang nasayang. Nasayang yung sinimulan yung dalawa na akala mo ay maglalast or tatagal or kaya ay pang forever na nagkaroon ng ending ng dahil sa third party. So, tingnan natin kung anong feelings ng person na to towards you. Ano ito? Six of Wands. Nine of Swords. Nag-overthink siya. No? Parang na-stress siya. Yung kahit natutulog siya, naiisip ka niya, na-stress siya, nag-overthink siya. Ang dami niya naiisip na parang tinatamaan siya, guys, yung mga naiisip niya. Maring, ano kayo naisip nito? Pero,
With the Six of Wands, gusto niya yung victory with you eh. Gusto niya magtagumpay sa'yo. Sabi niya iniisip ng person na to. Pinagka-overthink ng person na to. Nag-overthink kasi itong person na to eh. Ano pang pinag-iisip ng person na to? Na mag-message. Pinag-isipan niya kung paano siya magtagumpay, kung natanggapin mo pa kaya siya pag bumalik siya, na mag-succeed kaya, magtagumpay ba siya pag nag-message siya sa'yo. Ayun o. With the Lover's card, na ikaw ngayon ang pinili niya kung meron tong kung siya ang may third party noon. Ikaw na ngayon yung pinipili nitong person na to. That's why para bang pinag-iisipan niyang maigi, nag-overthink to, na maring paulit-ulit, no? Pinag-iisipan niyang maigi na mag-message siya sa'yo para makabalik na siya sa'yo, no? With the Six of Swords here and the Eight of Wands. Pinag-iisipan niya pang maigi to, guys. Kung paano hindi siya mag-fail. Kasi maring may pagkakamali to in the past sa'yo. May mga kalokohan or kaya ay maring hindi siya mapagkatiwalaan noon. With the Six of Wands here, gusto niyo magtagumpay. Pero para bang pinuproblema niya? Ano bang nais mangyari nitong person na to sa inyong dalawa? Anong nais na mangyari? Ano ba ito? Card na. Ah. Magkaroon ng stability. Stable new beginning. A long-term relationship for sure with the Ace of Pentacles kasi yung Ace of Pentacles is stability, security, and pang long-term to guys eh. Na sisimulan nyo yung relationship na talaga nga pang ano na ito eh, pang siguraduhan kumbaga, no? Na yung paparating siya sa buhay mo, yung sigurado siya sa intention niya na solid and hindi ampaw yung offer niya sa'yo dito. Na para bang lahat na, no? Lahat ay i-offer niya sa'yo, no? Kumbaga, ibigay niya sa'yo yung lahat. With the Ace of Pentacles na open, this person will bring in prosperity, abundance, and doors of opportunities sa buhay mo na yung lahat ay kaya niya yung offer sa'yo na wala siyang itatago sa'yo. Yung ganun, wala siyang i-hide or hindi siya yung tao na magdadamot sa'yo, no? Pero sa about sa kanya kasi nandun yung sincerity niya. Seriousness ng person na to. To build a serious relationship with you. Ano bang more information kung anong gusto nyo mangyari sa inyo dalawa? Maliban sa new beginning, a stable new beginning. Stability. Stability, guys. King of Swords. Kaso, itong person na to ay takot mawala yung mga pinaghirapan niya. Na pati ikaw ay wala siyang tiwala sa'yo. That's why ay itong person na to ay nangispy, nangistalk, inobserbahan kanya kung mapagkakatiwalaan kanya. Kasi maaaring nga stable financially na itong person na to. May mga na-impok na, may mga na accumulate ng wealth and assets, no? Na
maring ilang beses nang natuto ito, no, sa mga nakasalamuhan yung tao or sa mga nakarelasyon niya. That's why itong person na to, guys, ay nagkakaroon ng fear, no, pagdating sa mga nakakilala niya or nakakarelasyon niya na tao, no, na baka ang intensyon ay yung kayamanan niya, yung mga pinaghirapan niya, no, parang ganon. So, yun, wala siyang tiwala pa, hindi pa fully nagta-trust itong person na to sa'yo. Still, nag-obserba pa rin siya sa'yo, no? Nag-obserba pa rin siya, pero willing itong mag-effort, no? With the 8 of Pentacles, mag-effort, ituloy-tuloy, kung nag-effort na to, ituloy-tuloy, no? Yung effort niya towards you. Pero nandun yung parang curiosity ng person na to, na parang may behind that ay nag-obserba siya sa'yo. Nag-obserba, inobserbahan ka niya behind that. No? Sa pag-effort niya sa'yo, still, mag-obserba, nag-obserba siya. Na hindi mo na mamalayan na parang nandun yung awareness or parang ano to eh, yung person na to ay may pagka ano, sigurista, no? Sigurista itong person na to. So, tingnan natin, guys, kung ano yung plano niya ngayon towards you. Plano ng person na to towards you. Take na action to. The Hangman. Page of Cups. Yes. This person is coming. Na para bang inosente, guys, yung pag-offer niya sa'yo or pag-approach niya sa'yo. Pero behind that, ay pag-aralan kanya, obserbahan kanya, no? Yung parang plastic na pagkain. Pakita niya sa iyo, pero yun para obserbahan kanya, kung mapagkakatiwalaan kanya. Sigurista kasi ito, guys, no? Para bang inosente na parang yung intention talaga. Pero seryoso to, guys. A serious relationship yung hinahanap nito. Yes, magte-take ng action to dahil na malungkot siyang mag-isa, malungkot siya na wala yung counterpart niya or yung magiging partner niya, no, wala siyang kasama sa buhay, malungkot siya na kailangan niya ng partner in life at ikaw yung napili niya, ikaw yung gusto niya maging partner in life. Pero yun nga lang, may trust issue yung person na to. Coming, this person is coming, yun yung plano niya dito. Mag-offer and then obserbahan ka pa niya. Pero, tingnan natin kung anong next move ng person na to. Next move ng person na to. Oh, paparating talaga, guys. Ayun o. With the 9 of Swords in reverse. Na hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo ng person na to. Pero behind that, mag-obserba siya sa'yo. Hindi, maring hindi mo mahalata, no? Na inobserbahan ka niya. Pero paparating na ito. Yan yung kanyang next move dito. Na to be in a relationship with you. Na mahalin ka. Soft and feminine. Soft. Yung makikita mo personality ng person na to, no? Na hindi mo makitaan ng parang nagdududa siya or may trust issue na kind-hearted, no, na graceful or
lalaki man or babae na maring tahimik lang, pero yun pala nag-obserba sa'yo. So, let's see. More clarification sa next move ng person na to towards you. Yun nga guys eh. With the Seven of Swords here and the Page of Wands and the Hermit and the Strength card. Parang may pagka-sneaky lang itong person na to guys, na yung pag-approach niya sa'yo parang inosente. Parang bata lang, parang inosente na maaaring mabola ito, mabokay, mga ganyan. Pero, behind that, nga, ano, nag-oobserva siya sa'yo. Maaaring hindi totoo yung ipapakita niya sa'yo sa umpisa. No? Pero sincere naman siya eh. Ang gusto niya lang kasi, yung mapagkatiwalaan ka. No? And, yun nga, yung nag-oobserva siya behind the scene. No? Behind the scene. Yung, alam niyo na yun, behind the scene. Kung ano yung pagkatao mo, kung mapagkatiwalaan ka ba niya. And pag naobserbahan niya na mapagkatiwalaan ka niya and match kayong dalawa, magkasundo kayong dalawa, and ikaw na nga yung the one, no, ay pipiliin niya na makasama ka throughout his or her life, na palagi ka na sa tabi niya, yung ganun. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At po ninyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading.